Hello mga kay, usapan trending na naman ang hatid ko sa inyo, ngunit sa pagkakataong ito ay malulungkot kayo sa video mapapanood nyo. So mga kay, siguro naman nabalitaan nyo na yung tungkol sa socialite model na taga Hong Kong na pinaslang at pinatay ng kanyang ex-husband at ng kanyang in-laws. So mga kay, sobrang trending ito sa social media kasi sobrang brutal yung pagpaslang sa kanya. So mga kay, ang pangalan nga niya ay Abby Choi. At alam nyo ba na yung dalawang hita niya ay natagpuan sa loob ng refrigerator? Tapos yung ibang body parts niya ay natagpuan sa pot of soup. So alam nyo mga kay, niluto pa yung ibang parte ng kanyang katawan at kinain pa. So sobrang nakakalungkot yung pangyayari kasi aside from that, yung ibang parte ng kanyang katawan ay hindi pa rin nakikita kasi talagang tinapon kung saan saan yung kanyang katawan. Ganun sobra yung galit sa kanya nung in-laws niya tsaka nung ex-husband niya. At alam niyo ba mga kaaye, ang dahilan kung bakit siya pinatay ay dahil sa pera. So mga kaaye, nakakalungkot talaga na nangyari yun sa kanya kasi hindi natin ma-explain yung hirap na napagdaanan niya nung pinatay siya, nung mga oras na yun napapatay siya. So anyway, so mga ka, hindi ko rin ma-imagine no, yung pain tsaka yung fear na naramdaman niya nung time na ginagawan siya ng masama no, mga tao, minahal niya at pinagkatiwalaan din niya. So mga kaaya, sobrang sakit no, nadanasan niya, hirap bago siya mawala sa mundo. So anyway mga kaaya, nakikiramay po ako sa buong pamilya ni Abby Choi, and naway sa kabila na nangyari sa kanya ay magkaroon din siya ng katahimikan. And rest in peace Abby Choi. So that's it for today's video. Sobrang nakakalungkot, pero anyway mga kaya, kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone, see you again in my next video. Kung nakapundi kayo masaya sa video ko for today kasi nakahit ako po hindi ako masaya kasi nakakalungkot talaga. I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words.